Ayan, naandyan pa po ba kayo? Ayan, so kailangan po, nakabukas po yung ating mga video po, no? Alam nyo po ba guys, kailangan po, pag nandito po kayo, hindi po pwedeng yung utak mo ay wala dito. Kailangan nandito, ano? Kasi bakit po? Sayang naman nandito ka tapos wala kang naintindihan. So ngayon naman, ayan, dahil mayroon po tayong guest sharer po ngayon. At alam nyo ba itong guest sharer na to? Talagang hindi ako makapaniwala talaga na, grabe Lord, dito kay Crowd One. Abay, talagang ang gaganda ng ating mga ka-crowders at ang gagwapo at syempre matalino pa. Kaya congratulations kung ikaw po ay Crowd One member. So ito po ang ating sharer po na ito, no? Grabe guys, kailangan kapit kayo. Kumuha kayo ng papel at ballpen kasi grabe, pag ito ay nag-present, no? Grabe talagang masabi ko, wow, grabe, ang ganda niya na, malupit pa. Okay, ito po ay former model, nurse by profession, former OFW, medical esthetician, entrepreneur, and active leader and presenter of Traverse Legacy. Shout out po sa lahat ng mga Traverse team po dyan. Ayan. So guys, ipinapakilala ko po sa inyo ang ating pong sharer, magandang sharer sa gabi na ito, walang iba po, Miss Connie Sebastian. Ma'am, please unmute po ma'am and welcome po dito sa Team Europe International Webinar Meeting. Go ahead po ma'am. Ayan. Good morning crowd. Euro morning to everyone. Ayan. It's my third time here as a Team Europe. Ano po? Maraming salamat again sa pag-i-invite niyo po sa akin at sa tiwala. Wow, ang galing po ng presenter natin, ano, si Pastor. Ano, at talagang napakalinaw ng kanyang presentation. At ewan ko na lang kung yung mga bago dito, ano, at hindi pa magsa-sign up, ano, sa galing ni Pastor. So again, maraming salamat, ano po, sa mga directors natin dito. Nakita ko na dito si na director, Sir Eddie Onya, Sir Danny, hello. Si na Ma'am Marites, Ma'am Eva, naku, umuulan na mga directors dito, no? Hindi ako nanginginig sa mga guestings ko, pero ngayon yata, ninenervyos ako. Pero, sana ma-inspire ko po kayo at maraming salamat ulit sa pag-invite niyo po sa akin. Okay, can I share my slides po, Ma'am Divine? Yes, ma'am, go ahead po. Okay, thank you. Okay, bear with me for a sec. Thank you very much. Okay. So, ayan, ano, nandito na naman ako sa Team Europe. It's my third time and it's my pleasure to be here once again. At I love Team Europe. Salamat sa tiwala po sa amin, ano, sa Traverse Legacy. So, ngayon po, ano, kasi first time kong mag-guest ngayong 2022, ano. So, binabati ko po kayong lahat ng Happy Euro 2022 sa ating lahat po, ano. So, gaya po na nandito sa slides ko, every day is a new beginning. And tignan nyo naman, inangkin ko na, the future is mine. So, ayan, let's welcome each day with loads of positivity and smile. So, thank you, Team Europe, for inviting me over. Once again, most especially to our Director One Star, Ma'am Marites Chavez, ano, Sir Danny, pagdami, Ma'am Rhea, Sir Eddie Onya, maraming salamat po sa inyong lahat, ano? It's such an honor to be invited, ano, for a big group like this and to inspire all of you tonight. And tonight na po dito, ano, sa Pilipinas. And what makes it more exciting is that I will be inspiring you hand in hand with our powerful guest, the one and only, ang idol ng lahat, ano, the very humble, Sir Harold Pangan. So, ayan, what a powerful Thursday, evening na po dito, ano? So, I wanna also take this chance to thank my friend, Ma'am Mary Joy Gargar, and her friends and from Team Europe for continuously supporting our team, Traverse Legacy, which is also considered as, kung meron pong sister company, sister team na po, dahil Team Europe po, ano? Ng Team Europe po, it is originated po in United Kingdom, ang Traverse Legacy. So again, magandang buhay po sa inyong lahat.
So, sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Connie Sebastian. Ako po ang loving wife ni Sir Anton Sebastian, who's also an active leader of our business. I am a mom of four. Meron po akong 3 girls and 1 boy. Ito po. Nurse na po ang panganay ko at high school na rin ang mga girls ko. They are my inspirations, my everything, my life. At sila rin ang aking deepest why. Ayan. So, siguro yung iba po sa inyo, sawang-sawa na po sa mukha ko, ano? Kasi, kung hindi ako active presenter ng aking team, ano, na Travers Legacy, kota na rin po ako sa guestings, ano? Alam niyo po ba na ang background ko is just very plain and simple. Napakalayo po sa ang background ko sa pagiging entrepreneur ko ngayon. So, I stand for my C in my life and I'm embracing that C, and that is change. Ayan. Dahil ako si Connie and I'm in crowd one, I'm embracing change. Ayan. So, sandali lang po. Okay. Mihina ang internet. So, eto po si Connie Sebastian. Ano po? Ako po ay dating former model pa ako, nurse by profession, a former OFW din, nasubukan ko din yung mga nasubukan ni na Sir Eddie, ano? I graduated as medical esthetician last March 2020, bago mag-pandemic, and I am now enjoying my life as an entrepreneur together with my husband and my team, and I am the founder together with my husband of Travers Champions International, at active presenter din po ako ng Travers Legacy, which is founded by Sir Paul D. Guzman. Ayan. So, napakasimple lang po ang buhay ko, ano? Alam niyo po, ginawa ko po ito kagabi, no? Nagkalkal talaga ako, no? Kasi I wanna share it with you. So, real talk lang po, no? So, we are just two in the family. Ang nicknames po namin, nandito si Ma'am Virginia, kilala niya ako kasi taga San Nicolas, Pangasinan siya, no? Ang nicknames po namin is very far from our real names. Alam niyo po nung araw, yung mga pangalan, inuulit-ulit lang. So, I am Janjan. And my ate is Gigi. Ano po? So, here in our town. But when we work abroad, they call us with our first name. So, ako na ngayon si Connie and siya si Mary. Ano? So, my ate migrated in Vancouver, Canada 20 years ago and we are both nurses. So, napakasimple lang po ng buhay namin. Hindi naman ganun kahirap, ano? We both grew up with a comfortable life. That is because we are only two in the family and most of our relatives are all living abroad. Our dad was a municipal councilor of our town during his times, and my lolo was a former mayor of our town as well. Then my dad passed away last June 1997, and my mom just passed away last April 2021. Ito lang po, ano? So, my mom was a midwife, but she put up a traditional business which is a catering business. And it's a total boom dito po sa amin because of her passion of cooking. And both of my mom and dad love to have small gatherings. Gustong-gusto nila yung maraming kamingle na friends, ano? So, laging parang may party dito sa bahay, maybe because kasi nga my dad was politician then. So, when your business is catering, ano, yung food on the table, hindi po problema, ano? Busog kami lagi, pati mga kasambahay namin busog, ano? So, again, we were not also deprived with material things kasi nga sabi ko sa inyo, most of my relatives are all living abroad na. Mga alam niyo na, may konting yayamanin, ganyan. And they keep on sending us balikbayan boxes every now and then. Kaya sabi nga ng parents namin, mag-nursing kayo para umaman kayo, magaya kayo sa tita nyo, sa pinsan nyo, etc., etc., blah, 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 no? So, kahit ayaw naming mag-nursing ng ate ko, ano, nag-nursing po kami. So, my sister and I were inseparable when we were young and not until we graduated college and have gone our separate ways. At mula nung nag-abroad siya, hindi na siya tumigil until her family migrated in Canada for good. So, ayan. Ayan po ako.
So, going back to my story, pumapageant po talaga ako as early as grade 1. Kita nyo naman po, ano? Grade 1 pa lang yan. Pack na pack, ano? Tinalo ko yung mga high school ng mga nakalaban ko. Tignan nyo naman. Alam nyo po, every little girl, siguro makaka-relate dito yung mga mommy, ano? Mga momshies, mga directors, din na Ma'am Rhea, ano? Every little girls have this dream of becoming a princess. Tama po ba? A beauty queen during our younger days. At hindi po ako exempted doon, ano? Would you believe, mula grade 1 hanggang 4th year high school, muse ako. Okay, my classmate always vote for me as the muse of our class. Minsan umaangal na ako dahil laging patago pag sumasali ako ng pageants kasi ayaw na ayaw ng parents ko, ano? Ang gusto nila, puro aral lang. So, ang background ko po ay napakalayo talaga sa pagiging entrepreneur ko ngayon. Never got into my mind. Hindi ko nga iniisip na ito pala yung magiging, ano, dito pala ako mag-i-end up. And I really love what I'm doing right now. So, sa nakikita nyo sa picture, ano, talagang rampadora ako anong araw. Hindi ko inakala ngayon na mararating ko ito, ano, na dito ako mag-i-end up kay Crowd One. No regrets ako at I know that I have a bright future here together with my husband and my team. So this is just one of those big pageants na nasalihan ko at nakuha ko yung crown. At nanalo tayo dito. Nung araw po, wala pang mga filter na yan. Wala pang mga lashes, mga body makeup na yan. Legs kong legs yan. Ano? Skin kong skin. This is just one of those big pageants na nasalihan ko at nakuha ko yung crown. At nanalo tayo dito bilang Miss San Nicolas Pangasinan 1988. Meron po akong kababayan dito na makakapagpatunay niyan, ano? Si Ma'am Virginia, salamat po. Okay. So ito naman ang pinaka-recent ko bago ako umuwi ng Pilipinas, naging Miss Baywatch po tayo sa Singapore. Ayan. Puro locals po ang kalaban natin diyan sa Sentosa and I represented my hospital. Ang crowd po diyan nag-uumapaw na sa more or less 5,000 guests kasi all the medical staffs can bring their families. So ang hirap pala, diyan ko na-realize, ang hirap pala pag nag-join ka ng pageant sa ibang bansa, sa rehearsal pa lang racist na po sila. Dapat pare-pareho kami ng isusuot nung araw sa contest na yan. Nag-iba sila ng suot nung final contest na ano. Nung ginawa, para kasing nadaya ako. So nung makita kong lantaran na yung suot nila, ang ginawa ko po, ano, pinunit ko po yung sarong, ano, para naman magkaroon ng konting skin. Kasi we were required sana to wear not too sexy with sarong to respect the Muslim culture. Pero hindi po nangyari yon, ano. At alam niyo po ba na hindi nila ako kinakausap dahil Pilipino ako. So, pero naging paborito tayo ng event choreographer and stylist dahil magaling daw tayong romampa. Ayan. Yan naman. Diyan naman magaling mga Pilipino. Ano po? And as a matter of fact, nag-offer pa sila ng modeling career ulit sa akin sa Singapore pero hindi ko po tinanggap. Kasi yung event choreographer namin dyan ay event choreographer din ng Miss Singapore. So sobrang thankful po tayo kahit mga locals ang nakalaban natin, ano, na naig pa rin ang gandang Binoy. Pero again, hindi ko kinarir dyan. Bakit? Wala pong pera dyan. Ano? Gaya po ng ibang mga artist, ano, nalalaos din yan. So, eto po yung some of the titles na napanalunan ko through the years, ano, yung iba nga kinalawang na, yung mga trophies na siya na. So, ayan po, just to show you, ayan na, nagkalkal talaga ako kagabi, ano po? At eto po yung napakalaki kong trophy na naiwan sa akin nung Miss Baywatch ako. One time, nag-attend po kami ng prom ng mga anak namin. Nanalo po kami ni Sir ng best dress guest, ano? So, lahat po kami umuwi ng may sash, pati kaming mga parents. At isa pa itong pinagmamalaki ko, ano? Isang Filipino Community Basketball Association in Singapore, ano? Naging, ang sponsor po dito ay PAL, ano? At Philippine Airlines at San Miguel Beer, ano? At naging best news po tayo dyan, ano, at tinaob natin ang mga locals ulit. So, ayan po. So, going back to my story, recording, ano, in progress. Ito naman pong susunod na background ko, just a little info about my past, not for bragging po, ano, kasi di ko naman naging bread and butter ito, sideline lang po, sa totoo lang. Ayaw ko sanang itakol ito sa mga testimonies ko, pero sa dami po na nagtatanong sa akin na nakakita, ano, tinatanong nila, ma'am, model ka, ano, dati, ma'am,
artista ka sa Pinas. May na-meet ako sa Singapore, talaga ini-insist niya na artista daw ako dito sa Pinas. Sa kakahindi ko, doon siya nagda-doubt na talagang totoo. Nag-tour ako sa Canada, may kababayan ulit tayo na tinatanong kung artista daw tayo sa Pinas. Sa kakahindi ko, alam niya, nagsisinungaling ako. Eh di wow, di ba? So, ayan po. So, eto na po si Connie Sebastian nung araw. Ano po? So, dati po ako modelo ng dalawang malalaking agencies sa Manila noong late 80s. College pa po ako noon at extra income ko lang yan o racket. Ano? Pero sa totoo lang, I enjoyed what I was doing before because then I was discovered by well-known couturier when I joined the Miss Nursing pageant during my college days. Pero runner-up lang po ako noon dahil hiniram ko lang yung damit, yung sapatos, ang baglag, pati yung pampamakeup kasi kami-kami lang ng mga friends ko ang nakakaalam at hindi alam ng parents ko, ano? But it opened a huge door for me for my modeling career. Kala ko ito na yung magpapabago ng buhay ko kasi kilalang kilala yung mga taong ito at sigurado ako na makakasali na ako sa pinapangarap kong big pageant. At ito na rin ang magpapayaman sa akin. Pero iba pala pag mayaman ka, no? Mas paborito ka pag may pangalan ka. Nag-e-end up chuwari-wariwap girls lang kami ng mayayamang models that time. Ang gaganda ng shoes nila. May sarili silang makeup artist. May tumutulong sa kanila sa backstage para magbihes. And most of the time, sila yung pang-finale, no? Minsan sinasabi mo, tinatanong mo sa sarili mo, bakit siya yung pang-finale? Eh, mas matangkad ako dun, mas maganda ako dun, ano? Pero wala eh, na napupolitika, yun, ganun ang nangyari. So, ang akala ko para matupad yung dream ko na maging legit beauty queen by joining Binibining Pilipinas ay eto na. Pero hindi pala, no? So, talagang pumapageant ako without the knowledge of my parents. So, aral lang para sa kanila, bawal ang pageant. So, hindi maiiwasan kasi lagi akong kinukuha because of my height. So, that time, may congressman sa Pangasinan, si Congressman Estrella, pumunta dito sa amin at kinukuha ako for Miss Pistay Dayat or Miss Pangasinan. Kasi may pinsan na ako nakakuha noon, ano? Kaya lang hindi pinayagan ng daddy ko. My dad consistently declined. And most of my cousins are also beauty queens. Dahil nga siguro matatangkad kami, I am 5'10", 6 foot with heels na po, ano? So, ayan, tumigil po ako diyan, ano? Dahil alam ko wala namang pera diyan, malalaos ka din diyan. So, ang ginawa ko, nag-concentrate na lang ako sa pag-aaral, ano? Kasi na-realize ko na yung pag-aaral talaga ang magbibigay sa akin ng magandang buhay. So, hindi naman na ibebenta ang crown, sashes and trophies, ano? So, hindi na naman ako yayaman eh, nakakayanin ko mag-stay ng 1 to 2 years, ano, para maisalang lang sa hinihintay kong pageant na Binibining Pilipinas. So, hindi ko na yun hinintay at tumigil na ako sa pagmamodelo ko. Sinunod ko ang aking mga magulang, nag-aral akong mabuti. I graduated at the age of 19 with Bachelor of Science in Nursing and passed my board exam and became a registered nurse at the age of 20. Then, nag-start na ako mag-work as a nurse hanggang nag-try din ako maging OFW hanggang sa nakapag-asawa na po ako doon, ano? Pero bago po ako mag-crowd one, ano? Marami na rin po akong narating, ano? Una po, nakapag-tour na ako ng Singapore nang nakita kong maganda, bumalik ako doon para mag-work. Nakapag-tour na rin tayo ng Malaysia, Indonesia, nakapag-trabaho po ako sa Taiwan as OFW rin. Na eto po, nagkaroon kami ng mini celebration ng aking family sa Hong Kong, ano, treat niya sa mga anak niya for being consistently first honor. At ang last po, noong 2019, nag-tour din ako sa Canada. So ayan, nag-roll din po ako sa snow, ayan. So, ibig ko pong sabihin dito, ano, ito, ano, bumiyahe ako dito sa mga bansang ito, pagbalik ko dito, back to work, back to normal na naman. So, wala na naman tayong chance para yumaman. So, mag-iisip ka na naman, ano bang gagawin ko, saan ulit ako magsisimula, no? So, hindi ko naman kayang iwanan yung mga anak ko kasi nga maliliit pa sila that time. Pero, sabi ko, siguro, may iba pang chance. So, ayan. Wait lang, nag-hang. Okay, so time has come for me and my husband to make the hardest yet
the best decision for me. And that is to give up my career as a nurse and to personally take care of my kids. Kaya nga kami magkahiwalay ni Sir Anton. Since most of my relatives are all living abroad at may sakit na po noon ang mom ko. At ngayon, she's now enjoying eternal life in heaven because she passed away last April. So I went home here in the Philippines and become a hands-on full-time mom for years. Ano? So I'm so glad and grateful na napalaki ko na sila ngayon. Ano po? So imagine, those years na hindi ko na malayan, although hindi ko naman pagsisihan. Bakit? Kasi lumaki silang achievers, ano? Since prep hanggang ngayon, first honor po sila, ano? At sariling sikap po nila yan, hindi ko po sila tinutulungan. At ang pinaka-importante sa akin, lumaki silang may takot sa Diyos. Ibang mga bata pag lumaki, nakasama ang mga magulang. Bakit po? Bakit ko sinasabi ito? Kasi napakarami po nating OFW na kababayan na pag-uwi na, ano, malalaki ng mga anak at minsan yung anak, hindi man lang magpakita ng gratitude sa parents. Kasi nagre-rebelde, bakit sila iniwan ng ganong katagal. Pero ang karamihan sa atin, basta para sa anak, lahat nagagawa natin. Tama po ba? Lalo na sa mga mamis, ano? Kahit pa masakit, lalo na sa ating mga mamis na iwanan ang ating mga anak para magtrabaho sa ibang bansa at malayo sa kanila ng matagal, tinitiis natin silang iwanan, ano? For us to be able to give them a good future without us knowing kung hanggang kailan natin sila iiwanan, hanggang kailan sila makakatapos ng pag-aaral, hanggang kailan natin kakayanin, hanggang kailan tayo makakaipon, matanda na tayo, wala pang ipon, at hanggang kailan ang buhay na binigay sa atin ng Diyos, no? So, nung napalaki ko na sila, napaisip ako, I told myself that I wanna work again. I wanna be as productive as before again. I almost missed half of my life, ano? I missed the fun. I missed the best years of my life and I wanna prove my worth. But the question is, paano pa ako babalik ng trabaho? May tatanggap pa ba sa akin? Kaya ko pa bang mag-nurse? So there's a lot of questions po in my mind, ano? But because I believe in myself, ano, that I can revive what's left in me, I wanna use my purpose and my mission, my best potential, why I was born in this earth, alam niyo po ba? At my age, I studied again. And I graduated as medical esthetician last March 2020. This time, sobrang excited ako kasi nagpatayo ng clinic si husband from his crowd one earnings. Imagine, may sariling clinic na ako, may sariling treatment room ako, and this time ako ang boss, ano? So, excited ako noon na naumpisahan ang aking traditional business. But to my disappointments, ano po, I was still in the process of putting up my business when pandemic was ruled out. One virus practically changed the way we live and it changed the way we earned our livelihood. Ang daming nagsara ang maraming establishments na wala ng trabaho ang karamihan, including OFWs, na wala ng source of income ang mga tao. Humina at nagsara ang mga traditional business. So, paano na yung negosyo ko, no? Pinauwi ang karamihang seafarers na hanggang ngayon, hirap na hirap pa rin sila na makabawi, ano? Na ibang ikot ng mundo. Pati ang dream clinic ko, lumipad na rin. Sino pang magpapatreat sa akin kung pandemic at bawal ang personal contact, ano? So, ganun po ang nangyari sa akin. Mabuti na lang, ano? I was invited by my cousin Rhea May, United Kingdom, who's also a full-time nurse. Ginawa lang niya itong crowd one na part-time niya, no? Sabi niya sa akin, ate, baka gusto mong manood ng webinar. Magandang negosyo ito, digital marketing. So, nag-chat-chagad yung utak ko. Kasi digital marketing, wow! Eh, nandun ako sa nursing diagnosis, medical ano approach ako eh, di ba? Tapos digital marketing. Sabi ko, hindi ko kaya yan. Si kuya mo na lang. So, she pursued my husband instead at pagdating niya kay husband, ano, tinawagan lang niya kasi pareho silang nasa UK. After watching one webinar, nag-sign up na si husband. And would you believe, in 4 months time, nakuha ni husband ang kanyang first million, ano? So, nakita ko yon, pinakita niya sa akin. Nga ako. Kasi member po ako ng To See Is To Believe na housewife, ano? So, nung nakita ko po yon, sign up kaagad ako. At dahil sa dami ng naniwala sa akin, ano? I'm so grateful with these people kasi hanggang ngayon, ano, naniniwala sila sa akin. Ayan po sila.
Okay, naabot ko rin po ang aking first million in 3 months time. But unfortunately, 3 months pa lang kaming humahataw, lockdown na because of the pandemic. Maraming sumuko, maraming nawalan ng gana, maraming naging hopeless. Dahil ang team ko sanay sa malalaking crowd, ano? Hindi yung paisa-isa lang, virtual pa. So imagine, ako, wala akong knowledge about networking. Kung ako rin yung taong mainipin, ano? Kung yung iba nakapag-build ng crowd virtually kasi they were so blessed to have known a lot of potential people because of their previous experiences. Tama po ba? With network marketing and with big industries. Ako as in zero, as in wala. So umikot talaga yung isip ko, anong dapat kong gawin ngayong pandemic since di kami makapagpasok ng tao. So yung iba takot maglabas ng pera dahil pandemic. Hindi po ako nagsayang ng oras. Instead na magmukmok, nag-aral kami ng mga leaders ko with the help of my husband and our upline Sir Paul De Guzman. Inaral po namin ang negosyo. Kaya noong nag-open na dito sa amin, sa Pangasinan, second week ng December, nag-open na po. Every day, presentation na po yan. Every day. At every day po, ang daming sign up. Kung hindi man ako, mga leaders ko mismo ang nagpipresent. Kaya I am so grateful. Simple lang po kami. Walang pa Jollibee, walang pa McDonald's. Hindi na need yan. May juice at biscuit lang. Hot lomi, sopas, pansit. After the presentation, sign up na yan. Ano po? Ganun lang po kami. At ang headquarters namin, dito na rin sa bahay. Buti na lang maluwang yung kitchen namin. Ano? Kasi para makatipid. Ano? Para hindi na tayo gumastos pa. Kaya nakaka-inspire dahil kababalik lang namin ang daming nag-rank up na mga tao ko kasi they never lose that burning desire to do the business and by the help of our uplines of course. So 1 year pa lang po ang team ko na Travers Champions at in that 3 to 4 months time na trinabaho namin, now pa lang ulit kami nakabalik at salamat sa Diyos dahil bumalik din lahat ng kanilang burning desire to do the business. So ayan. So, being an entrepreneur turned my life 360 degrees. And the good thing is, I love what I'm doing. I am growing. I am learning. I am gaining real friends like all of you here sa Team Europe. And I can be what I want to be kasi I'm with Proud One. And the good news is, ano? My long-time dream is just a few blocks away. Konting kembot na lang, Marites. Ano? Sabi nga nila. Imagine, ano? From hands-on mom to business woman. So, may imagine niyo po ba ang isang housewife to turning into a passionate entrepreneur? Housewife turning into an upline of a big organization. Housewife of becoming an active presenter of Travers Legacy. Wow, that is all because of Crowd One. Ano? At ang pagbabago talaga dapat magmula sa'yo. Ano? Hindi sa ibang tao. Ano? So huwag mong iput yung blame sa iba. Huwag kang magturo ng iba. Dahil ang pagbabago, magmumula mismo sa sarili mo. So ito na po kami si husband. Si husband is manager 3 na. Konting kembot na lang. Magde-director na. Congratulations. At ako naman po ay magma-manager 3 na. Hopefully this year, masungkit na rin namin para ano, magkaroon na rin ng bunga yung ating ano, pagpupursige dito sa ating Crowd One at ma-inspire lalo yung mga tao natin. Ano? So ito na po ang aming team. Ayan po yung mga champions ko. Ano? Mga leaders ko po yan at napakarami po nilang mga tao. Ito po yung birthday ni Sir Fidi Lord Austria. Yan nasa gitna po. At naulit po yan noong December nung in-invite niya po ulit kami. At dahil dyan, nasunod-sunod na po ang guesting natin. Kung makikita niyo, puro Team Europe. Ayan po, guesting natin. Okay, sunod-sunod na po dyan at ang presentations. Ano? So, nakamit din po ako ng mga iba't ibang matataas na ang posisyon dito kay Crowd One. Nandyan si Ma'am Arlene, Director 3 Stars. Si Ma'am BLG, kilalang kilala po natin, Manager 3 Star po. Andito rin po si Pastor Ramil. Ayan, si Pastor Ramil. Na-meet ko rin siya in person. Ano? President 1 Star. Ayan, with Sir Fidi Lord, President 3 Star. Andito rin po ang aming tatay. Ano? Si Sir Ed Ting, ano, Director 2 Star, nung birthday ko, na-meet ko din po siya. Ano? And of course, si Sir Brian, President 1 Star, na-meet ko rin siya. So, ganyan po. Sabi po nila, ano,
associate yourselves with people with goals and visions in life at mahahawa ka daw po sa positive energy nila, no? So ayan, I got the chance to take pictures with them. So ito po yung mga certificates na ibinigay ng Team Europe sa akin. So magdadagdagan na naman ito. Maraming salamat Team Europe, I love you. At syempre nandiyan din sina sina Ma'am BLG, Team ABA and everyone. Salamat po, ano? So after learning my kwento, ano, na from a housewife, skeptical housewife to an entrepreneur, ano? So, may mga ilang tips lang po ako at motivations na ibibigay sa inyo. And I hope na makatulong po, ano? So, dito po sa slides ko, ang sabi dito, the first step is always the hardest, ano? So, lahat ng tama po ba? The first step is always the hardest. Sa lahat naman po ng trabaho, di ba? Sa umpisa, yung pinakamahirap, ano? If we believe in ourselves that we can conquer the highest mountain, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. However, success and happiness is a choice. Kung hindi ako sumali noon, siguro di ko nakita ang best potential ko, God's given talent ko, at ang mission ko. Kung hindi ako naniwala sa sarili ko na alam ko na hindi ko alam na kaya ko pala. So all we need talaga is an open mind, ano? Before, we were only programmed to get our diploma and get a job. No more, no less. Ano? But the question is, pinayaman ka ba ng diploma mo? Ano? Sabi po ngayon, sa panahon ngayon, daig na ng maabilidad ang may diploma. Kasi kahit na degree holder ka pa, natatanggal ka sa trabaho. Yung mga maabilidad, ano, na hindi nakatapos, nag-online business na ang yayaman nila. Yung mga YouTuber, ano? Online lang sila ang yayaman nila. So bakit? Bakit tayo natatanggal? Kasi nga wala nang ipapasahod, ano? So nothing is impossible with hungry lions, ika nga. So yung mahirap na yan, madali yan. Kung iisipin natin madali lang, ano? Nothing is impossible with hungry lions. Let's turn I wish into I will, ano? Don't be the same, be better and be the best version of you every day. And let us open all our doors and windows to opportunities. Kasi ang opportunities po, ano, minsan lang dumating sa buhay natin. Kaya i-grab na natin yan. So, ang nasa next slide ko po ay kung paano maging isang entrepreneur, ano, huwag daw tayong lalamya-lamya, ano, hunt like a hungry lion, hungry tiger, and hungry leopard with speed, ano, strength and power, ano? Kung gusto mong mag-retire in a short period of time, bilisan mo. Gawan mo ng paraan, ano? Lahat ng motivators natin, lahat ng mga guest speakers natin, sinasabi nila, kung gusto nyo mag-retire ng maaga, huwag kayong lalamya-lamya. Ngayon, ano? If you can spell out your dream, ano? Kung ano yung kinikrave mo for life, all the changes that you want to happen in your life, this will motivate you to fly high like an eagle, to hunt like a hungry lion. Bakit? Dahil this will going to be your inspiration to do what it takes to get your dream. So, ilatag na natin lahat ng hugot natin sa buhay, gaya nga nung sabi ni Pastor kanina, no? Ang hugot lang natin naman sa buhay, it's either pera, ano, or time, ano? At lahat yan ay para sa pamilya, correct. So, kung meron tayong hugot sa buhay, gusto natin ng magandang bahay dahil yung bahay natin, pag umulan, umuulan din. Gusto natin hindi maranasan yung mga anak natin yung hirap na mga pinagdaanan natin. Sabi ng mga nakarating na sa taas, write them all. Ano? Tsaka i-post mo daw sa wall mo. Tapos, every time na you feel discouraged, ano? Down by rejections, titignan mo lang yon, mabubuhayan ka ulit, ano? Your dreams, your family na sa isip mo. Go ka ulit, ano? Energize ka ulit. This will give you the ability to hold on and grow during difficult times and stand up again after a fall. Your deepest why kasi will help you to crave for more, give your best shot, and to be the best version of yourself. Then, learn how to do the business, ano? Tignan nyo naman ang mindset ng isang entrepreneur, ano? Nag-learn talaga siya, willing siya, may mga books pa siya, willing siyang mag-learn ng business. Tayo ba, willing po ba?
sa mga guests natin ngayon, willing po ba tayong aralin ang negosyo? Kung willing kang aralin sa negosyo, you can be the next millionaire. Alam mo ba? Paano natin aaralin ang negosyo? Webinar, 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 training, training, training. Napakadami, ano? So if we are fully equipped with knowledge, then there's no way na hindi tayo makakapag-present sa anumang sulok niyang daigdig. Write down all the steps that you know that you think is right, that you can achieve your goal, ano? Huwag daw tayong pabara-bara, ano? Huwag tayong suong ng suong sa isang sitwasyon na hindi, wala pa tayong alam, ano? So planuhin nating mabuti. Huwag tayong sugod ng sugod na wala kang bala. Hello, ano? Achieving one's goal involves thinking through what you want to do, ano, kung ano ba talaga ang gusto mong abutin, ano, dapat meron kang detailed action plan. In that way, you could drop your target with your best possible actions. Huli, ikaw nga, signed up. Kung kasi pinag-aralan mo mabuti ang right approach kung paano mo papipirmahin yung prospect mo. But be patient. Wala namang magic eh, di ba? Be patient. There's a right time for everything. If you don't know, ask, investigate, think, learn, then apply it. Dito, be coachable and teachable dito sa business natin, ano? So, wag kang Mr. Know-it-all, lalo na kung nagsisimula ka pa lang. Because once you're ready, wala nang makakapigil sa'yo. Sabi nga ni Sir Harold Pangan, you'll become unstoppable, di ba? So, pag may pangarap ka, lahat gagawin mo. Sabi nga ni Sir Harold, di ba? Ano ba yung pangarap natin? Di ba, financial freedom at time freedom? Para kanino ba yung pangarap natin? Para sa mga mahal natin sa buhay. Para sa ating mga pamilya. Okay. So, eto naman, if you piece things together correctly, you can reach and achieve your goal. So, ayan, may goal na tayo. Sabi nila, kung mangangarap ka rin lang, taasan mo na. Diba sabi nila, dapat reachable, mga ganyan, ano? Dapat yung goal mo, dapat sustainable, mga ganyan-ganyan. Ngayon, hindi na, pandemic na, hello? Taasan mo na para malaglag ka. Pag malaglag ka daw, mataas pa din. Sabi ng mga nag-guest speaker sa atin, ano? Sabi nga ng isang entrepreneur na multimillionaire, ano? The higher we climb, the wider is our view. When we're thinking about our future, ano? Seek for a clear picture by approaching it in a widest possible angle. So the higher ang goals natin in life, the bigger your results. But it requires bigger responsibility as well. So, okay lang yon. Bakit? Kasi this will make you, ano, to submit yourself for a change. This will make us eager to take that action and seek for more knowledge. And because what a person turns out to be is the result of your own choice. Kung mangangarap tayo, gusto nating maabot in a short period of time, dapat doble rin yung effort na i-exert natin. At huwag tayong guantamad na naghihintay lang ng ambon-ambon, ano? Work, work, work. Ika nga, lalo na ngayong 2022. Kasi God has given us a new chance, a new year to recreate our life. So palalampasin pa po ba natin ito, ano? Because the harder the struggles, the sweeter the victory. So don't be afraid to chase the life that you want. Kasi pag may goal ka at nag-set ka ng goal, ano? Importante yon. You can plan the best and appropriate actions how to deal and achieve them, ano? So another thing, kung may goal tayo, dapat may action, not excuses. Ano yon? Invite, invite, invite. Talk to more people, talk to more people, regardless if she's Marites or not. Ano? Talk to more Marites. Ayan na naman. Okay, tama na ang pambansang excuses. Ano po? Wala akong time kasi full-time ang job ko eh. Hay nako, hindi ako umabot sa webinar kasi gabi na ako umuwi. Ay, pambagets lang yan. Ano ka ba? Matanda na ako. Mind you po, ano? Napakarami pong seniors na matataas ang rank dito sa business natin. Bakit? Meron silang urostamin booster. Sabi nga ni mother. Because ang totoo po niyan, because they took action. Nobody's too old to pursue their dreams nowadays in any walks of life. Ano? May grade 2 lang ang naabot, grade 3,
teachers, nurses, policemen, seniors, young achievers, basta 18 years old and above, ano, kung kinaya nilang business, kaya din natin. All we need is to start with an open mind and a little time to do this business, and if you're willing to learn the business, take action na agad-agad, ano? So how can you work on it kung may doubt ka naman kay company? How can you prosper kung kontento ka na sa yung 8 to 12 hour regular job na paulit-ulit lang naman? Minsan nga, hindi mo pa nga nahahawakan yung sweldo mo eh, ano? Kinaltas na yung mga bills mo. So napakarami na pong opportunities ngayon, lalong-lalo na ngayong pandemic at in na si online business. Sa mga bago po dito, ano, buksan po natin ang ating mga isip. Narito na, ang isang napakagandang opportunity at proven na nagpayaman at nagparitar sa napakadaming leaders globally. Ano? Hindi lang po dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Huwag kang matakot. Simulan ang business mo. Ang katakutan mo yung magtrabaho ka ng 30 to 40 years of your life na wala ka pa rin ipon until such time na ma-realize mo na ay matanda ka na pala, ano? Kung ilang taon ka na ngayon, mag-isip ka. Gusto mo bang maranasan ang marangyang buhay? Sabi nga, in everything that you do, always give your best shot. Always do your best and God will do the rest. Hindi yung pray ka ng pray na Lord, sana ibigay mo na Lord, sana eto na Lord. Hindi ka naman gumagawa, ano? So, hindi pagbabago yung hinihingi mo. Milagro, ano? So, dahil useless lahat ng mga ito kung hindi tayo a-action. Ayan. So, sabi nga ng isang famous author, if you want to have a job, then learn from school. But if you wanna be successful in life, then learn to think beyond school, beyond a regular job. It doesn't matter what you are doing, how old are you, how fast or slow you could be, as long as you have an open mind to the opportunity and changes will set in. And that's the beginning of new you, new life for you. Ayan. So ang tip ko sa wala namang background sa MLM gaya ko, ano, ako totally from zero. Ano, from nothing to active presenter na po ako ngayon, ano? Kung problema niyo naman ay walang background sa digital business gaya ko, no problem. Kasi napakadami pong webinars and trainings provided by the company and the leaders all over the globe gaya po nitong Team Europe. And the good news is these are all for free, you know? And you can leverage with your free time and availability sa lahat ng webinars and trainings. Regardless kung anong team sila, kung anong team ka, kung nasaan ka mang bansa, all you need is to plug in to the system. Dito sa business natin, napakaraming updates ang company dahil patuloy tayong lumalaki. Kaya patuloy din natin siyang pag-aralan para tayong mag-grow at maging successful dito sa ating negosyo. Kahit naman po sa anong negosyo, pinag-aaralan natin, di ba? Para makita natin yung best potential ng business. At the same time, mapag-aralan natin kung paano ba tayo kumita ng mas malaki. So, ang lesson po dito, ano yon? Continuous learning is the key. Ano? Sa mga bago naman, ito naman sa mga bago dito, hello, kaway-kaway, eto ay para sa inyo, ano? If size really mattered, the elephant would be the king of the jungle. So, sa mga bago po dito, huwag po nating isipin na yung mga nasa taas lang yung yumayaman. Ay, ang hirap pagsimula, ang dami-dami na nilang nauna. Ay, hindi na ako makakahabol kasi ang dami ng members, ano? Mind you po, dito sa negosyo natin, walang nauuna, walang nahuhuli. Sabi nga ni Pastor Presenter kanina, no? Kung magaling ka, kaya mong umusan lahat ng nauna sa'yo, kahit pa si upline mo. Basta't meron kang sipag, tiyaga, at determinasyon to do the business, impossible is nothing naman talaga. Nangyari po yan sa akin, sa asawa ko, sa mga downlines ko, at pwede rin mangyari sa'yo. Kaya, huwag tayong malula kung gaano mang kataas ang rank na nag-invite sa atin. Instead, pag-aralan natin kung paano tayo magiging katulad nila in a short period of time. At ang tawag po doon ay duplication. So, ang guest speakers na gaya namin ngayon ni Sir Harold Pangan ay nandirito hindi para magyabang, kundi inspire kayo, bigyan kayo ng tips on how to prosper in a short period of time. At para gisingin yung mga natutulog nating pangarap, ano? Sabi nga ni Sir Robert Kiyosaki, focus first on the process, not on the result, ano? Don't be overwhelmed on how big the enemy is. Bakit?
focus on the strategies on how to beat them. Ano ba itong mga enemy natin dito? Rejections, failures, struggles, ano? Pag nag-fail tayo, don't be afraid to try again. Ang taong gusto ng mabago ang buhay, dapat unlimited din yung chances na binibigay natin sa ating mga sarili kasi pag sumuko ka, talo ka, ano? So, ayan. So, I wanna share with you, lastly, I wanna share with you the battle cry of our team drivers, ano? Don't break the chain or don't break the rope team. Ayan. So, lagi kang lumingon sa likod mo. Don't be overwhelmed by your rank or title. Gaano ka man kataas ngayon kung sa pagkita lang ng pera ka nakafocus at wala kang pakialam sa downline mo, you're not as successful as you think, ano? Useless yung pagiging upline mo. God is watching you from above. Being an upline, ikaw ang magulang nila. Sino ang mag-guide sa mga anak kung walang magulang? Sinong mag-a-advise sa kanila kung wala namang, kung nasa tamang path ba ang tinatahak nila? Sino magtuturo sa kanila kung meron silang hindi naiintindihan? At sino naman ang susuporta sa kanila pag di na nila kaya at gusto na nilang bumitaw? Sa upline yan. At sa'yo naman downline, ngiti-ngiti ka, eto naman ang para sa'yo, ano? Dapat we should also initiate to have more learnings, communication, trainings, seek advice, learn and apply it pag hindi natin naiintindihan. Be coachable and be teachable. Di yung naipasa na sa'yo, ano, yung mga links, pipindutin mo na lang yung Zoom, hindi mo pa magawa. Hello, ano? Gusto mo, ang gusto mo lang, hintay-hintay ka lang ng ambon-ambon, ano? Pag hindi ka gumita, galit ka pa. Sabi mo, bakit wala akong kinita? Naglagay ako ng tao, ah. Ask mo kung saan niya nilagay. Nilagay lang niya sa iisang side, ano? So, ibig sabihin, hindi siya nanood ng webinar, hindi niya naiintindihan yung negosyo. Dahil to activate your earnings, you should put one on the left and one on the right, di ba ba? So, let's practice give and take principle dito, ano? We will help you, but please try to find the initiative to do your part as well. At huwag kang pabebe, sabi nga nila, no? Huwag nating ibebebe yung mga gustong magpabebe, ano? Hindi Superman si upline, nagkataon lang na upline nyo sila, ano? So again, magtulungan tayo. If your passion is helping people, then MLM is the best business for helping people. Sa mga naliligaw at nawawalan na ng pag-asa, let's try our best na mga upline na maisalba pa natin sila at huwag natin silang hayaang bumitaw. So, in-invite natin sila sa business, kaya isama natin sila sa journey natin as one family. Instead, hatakin natin sila pataas. Again, ang decision ay nasa iyo pa rin downline, ano? Kahit anong gawin ni upline, kung manhi ka na at ayaw mo nang kumilos, wala na kaming magagawa. Because your decision, your choice will be your results. Ano? So tandaan, ang blessing, pag sinishare, dumadami. At ang true success ay yung marami kang napaunlad na tao dahil na-motivate mo sila, na-influensyahan mo sila, at di mo sila iniwan. Lagi kang may time sa concern sa mga tao mo at tinutulungan mo silang magsimula ulit at yan din ang gagawin nila sa mga downlines nila and so on and so forth. In this way, there's no way that we can break the chain to success. Hatakan lang ng hatakan sa pag-unlad, ano? So ang lesson dito, a true leader aims not to prosper alone but to prosper as a team. So ayan. Sabi nila, hindi ka daw legit na millionaire kung wala kang output, ano? Kung wala kang prueba. Okay. Sa first 3 months ko po, nakapagpa-extend po ako ng bahay namin, ano? Namatay po ang mami ko noong April, napagawan ko po siya ng bonggang mausoleo. Granite po yan. Ano po? At nakapagpagawa po kami ni husband ng isang malaking aesthetic clinic. 3 beds ang capacity niyan. May kitchen, may reception, at meron din po siyang 2 toilet, ano? At eto pong sasakyan na ito na nakikita nyo, bago pa ako mag-crowd one, binili na po sa akin ni husband ang Ford Everest, ano? Kaya pala ako magkakaroon ng Ford Everest kasi magiging entrepreneur na ako ngayon. O, di ba, bongga, ano?
Kaya ayan, ayan po yung aking mga output. At hindi lang po yan, ano? Dahil nung umuwi si husband, ano, as manager to, pina-birthday niya po ako ng bonggang-bongga. Dito po niya ako, dito ko po na-meet ang ating tatay na si Sir Ed Ting at ang president 3 natin na si Sir Fidelord Austriano po. Tingnan niyo naman ang mga suot ko dyan. This is the yellow one. This is inspired by Tyra Banks. Ito namang isa ay inspired by Beyonce. At huwag niyo na pong tanungin kung sino ang nagtahe, ano? So, ayan. So, before I end, I want to thank my Trivers family. First of all, Sir Ed Ting, ano, being the father of our Trivers family. And also to our very passionate and generous upline, Sir Paul Di Guzman. And to my husband, my upline, Sir Anton Sebastian. And to my Trivers family, thank you so much. Thank you so much to our grand uplines, Ma'am Rose and Sir Fidelord. At sino pa ba? Thank you so much, Team Europe, Sir Eddie Onya, Sir Danny, Ma'am Eva, Ma'am Marites, lahat po kayo, maraming salamat po for your trust sa Trivers. Ano po, we are so honored and privileged to always inspire your people. Ano po, your people is also our people. And I wanna thank some of these girls, ano, who's been supporting us all the way. Ma'am Joy Gargar, Ma'am Josie Dilim Watts, Ma'am Altea, and Ma'am Beth Lanis, thank you very much. And to my Trivers Champions family, and to my Trivers family, thank you so much. And lastly, before I end, ayan, let me leave you with this phrase, ano? Progress takes place outside our comfort zone. So it only takes a moment to change forever. So decide now, because sometimes later becomes never. And if you want to start something new, then let that change start within you. God bless and thank you very much. Grabe yun. Congratulations, Miss Connie. Grabe, no? Talaga na mga sobrang nakaka-inspired po talaga kayo, no? Ang dami po talagang mga learnings po na natutunan po namin ngayon. Ika nga, ma'am, no? Grabe, totoo pala talaga. Model nga talaga siya. Hindi na po. Pero guys, no, totoo na talaga, pinakita niya na po sa atin, no, isa po siyang model, pero behind po doon sa pagiging model, sa pagiging sa pagkakaroon po ng magandang mukha na biyaya ng Panginoong Diyos, no, ang learnings po na ating dapat na matutunan ngayon, na sana po kayo lahat ay nag-take down notes po, no, na dapat po i-apply natin sa ating sarili ang lahat po ng ating natutunan. Kung si ma'am, sabi nga niya, yun, sa totoo lang, ma'am Connie, no, ako i-relate kanina doon. Kasi bakit nga ba okay. Okay po. So yun po, no. Talaga namang nakita po natin na ikaw po hindi ka lang po isang ulirang ina, no. Hindi ka lang po isang model, hindi ka lang po isang entrepreneur, pero dito po namin nakikita po na dito kay Crowd One, sa bawat testimony po na i-share niyo po, no. I-share po dito sa atin ng iba't iba po ng mga leaders. Kay Ma'am Connie, talaga namang sabi nga, ayan, kailangan daw po talaga 'yan pag like for example sa mga OFW, kailangan po guys talaga na ang inyong mga anak kasama niyo po palagi, kasi pag hindi po natin kasama, iba po talaga ang magiging kahinatnan. Lalong-lalo na po kapag ang anak mo ay walang takot sa Diyos, malamang po hindi po maganda po ang magiging kahinatnan po niyan. So, isang bagay din po talaga na dito po, kahit po pala tayo ay isang masabi natin na kagaya ni Ma'am Connie, no, maganda, naging nurse. So, naging model. Pero bakit nga ba, sabi nga niya, ang diploma nga ba ay makakapagbigay po ng ano sa atin? Di ba po? Hindi po eh. Sa madaling salita po, mga kaibigan, mga ka-crowders po, no? Ayan, ibig sabihin, kung si Ma'am Connie na inspired po siya kay Crowd One, ginawa po niya si Crowd One at talagang tinrabaho niya si Crowd One, malamang po, sana tayo din po ay magkaroon ng ganong klaseng eagerness at magkaroon din po tayo ng sabi nga nilang willingness po na gawin po natin talaga si Crowd One. At sabi nga, kailangan nga daw talaga, no, sabi nga ni Ma'am Connie, na kailangan focus po talaga tayo. At higit sa lahat, sabi nga, hunt like a hungry lion. So, kagaya sa akin,
kasi ako'y may anim na anak, hindi ko kinakahiya yan. At dito kay Crowd One, talagang na-blessed ako, thankful ako kasi nailabas din po ang aking potential. So soon, malamang po ang lahat ng nandito ngayon, ganun din po ang po pwedeng mangyari sa inyo. Kaya Ma'am Connie, congratulations po and grabe, sana po hindi lang din po ito ang huli po ninyo na pagbisita po dito sa Team Europe. Pero bago po yan, gusto ko po pagbibigyan po ng pagkakataon na makapagsalita po ang nag-invite po, no? Talagang pinakiusapan ko talaga siya. Ayan, please unmute po Ma'am Mary Joy Gargar. Ayan, so siya po talaga ang... Ayan, go ahead. Hello, Ma'am. And... Hi, Ma'am! Ma'am Connie, thank you so much, Gabe. Ma'am Connie, no, I will take this opportunity to thank you really, Gabe. Hindi po talaga, lagi po talaga kami nai-inspire sa you every time. Grabe po talaga, you're such a blessing, you're such an inspiration. Grabe, yung mga nakikita namin sa inyo sa Facebook, yung mga post niyo sa Facebook, pati yung pag-motivate niyo sa amin dito ngayon, grabe, grabe po talaga. So, thank you so much in behalf po sa Team Europe International. I would like to extend our heartfelt thanks, no, to you, grabe. Thank you so much. Napakadaming learnings, napakadaming mga inspiration, motivation na naibigay nyo naman sa amin ngayon bago na naman sa bagong taon. Ayan, thank you so much, Ma'am Connie. And we look forward na sa darating pa na mga araw, months, and years, mas lalo pang marami pa kayong ma-achieve dito sa Crowd One, and marami pa kayong ma-inspire na tao at matulungan. Ayan. Thank you so much, Ma'am Connie. God thank you, Ma'am Joy. Love you. Yes, Ma'am. Thank you po. Ma'am Divine. Ayan. So grabe. Thank you, Ma'am. Tutulo na yung luha ni Ma'am Joy. Pati ako tutulo din eh. Kaya... kaka-touch. Thank you so much, Ma'am Joy. Thank you so much for supporting all our webinars and all my guestings. Thank you so much. Ayan. So, grabe yun, no? Kaya ko po pinagsalita, ayan, dito sa Team Europe International, kaya ko po pinagsalita si Ma'am Joy kasi siya po talaga yung pinakiusapan ko po na pwede po, baka hindi ko po ganun ka-personal pa po nakilala si Ma'am Connie, kaya siya po talaga yung nag-invite kay Ma'am Connie. Kaya, thank you so much po, Ma'am Connie, sa pagpa-unlock po ngayon. Thank you so much. Yes, mayroon daw po nais na magpasalamat din. And please unmute po si Tara Rodriguez. Ayan, please unmute po, madam. Hello po, Ma'am Laika. Hello po, Crowd One. Blessing po sa lahat. Hello, ma'am. Hello po, ma'am. Connie, gusto ko lang din po from the bottom of our heart to thank you po sa pagbisita niyo dito po sa aming Team Europe International. At masasabi ko po ay hindi lang po kayo modelo sa panlabas, kundi sa panloob modelo din po kayo. Dahil po ng buong sambahayanan o Madlang People dito po sa live, Facebook live at sa ating webinar na ito na hindi lang panlabas ang inyong alam po natin kayo po sinare niyo po ang pagiging modelo niyo, experience niyo, pero po para po sa akin na narinig yung inyong journey, isa pong model po kayo by heart. Why? Bakit sinishare niyo po ang inyong kaalaman, ang inyong experience na maging inspiration din po ng bawat isa na talaga pong magsumikap at huwag talaga pong bibitaw sa pangarap. No? Grabe. Thank you from Team Europe International, Tribers, Legacy, Ma'am Connie Sebastian, Certified Model. Thank you, Ma'am Laika. I'm so honored to have met you already. Salute po. Highest producer, no? Salamat po sa inyo at sana po, ma'am, madagdagan pa ang ganyan pong heart ng isang leaders ng Crowd One. Dito walang cross line, lahat po tayo family po dito, ibibigay inspiration sa bawat isa. So sana po na-inspired ang bawat isa na matuloy lang tayo mangarap, magbibitaw sa pangarap. Katulad ni Ma'am Connie, ang daming mga contest na sinalihan, pero dito kay Crowd One natagpuan niya talaga yung true meaning ng isang talagang champion. Congratulations, winner, champion po kayo sa aming puso.
Salamat po. Salamat po, Laika. Thank you so much. Oh, nakakataba naman ng puso. Thank you po. Salamat po. Thank you, Ma'am Divine. Ayan, so thank you so much po, Ma'am Laika. So, ganun talaga, no? dito, guys, no? Alam nyo ba, kung nandito kayo ngayon, mai-inspired po kayo dito kay Crowd1, talaga na mga makikita mo dito ang totoong artista. Hindi lang model, kundi artista. Hindi lang po sa puso, no? Ah, hindi lang po sa ganda, kundi talagang yung nasa loob po talaga. Yun ang pinaka-importante. So ngayon naman, syempre, hindi po pwedeng hindi ko pagbibigyan na magsalita. Ano kaya ang masabi po ng ating sponsor, Ma'am Pastora Marites de Chavez? Hello, Pastora! Hello po. Ay, hello, yan. Narinig po ako. Yes po, Pastora. Go ahead po. Talaga namang ano, parang hindi pa ako makababa. Napaka-high. Kanina, nakaka-bless talaga si Ma'am Connie. Ano, talagang bukod sa maganda na, ay talaga namang, parang nag-uubos yata ni Lord yung blessing, eh, na kay Ma'am Connie na yata lahat. Sana oh? Thank you. Thank you so much po. Ang galing at ang napakaganda, ang dami naming natutunan po sa inyo. At talagang siguro yung mga nandito, nag-take download sila. Ano? At alam ko na ano yan, gawin lang po ninyo yung lahat ng sinabi ni Ma'am Connie. Ay magtatagumpay po tayo. Napakaganda at napaka dami nating natutunan. At yun, wish ko na isang araw eh makapagpa-picture din sa iyo, Ma'am Connie. Ano? Wow! Thank you so much po. Para thank you so much. Ng ano, ng mga model. Yan, ano. Yes po, anytime, anytime po. Yeah, thank you very much sa pagpapaunlak nyo na nakasama kami. Anytime po. Dito. Yes po, thank you very much. Thank you. Thank you. Hindi ako makapagpakit pa at kasi sa umaga talaga po yung trabaho ko. Pero dahil meron akong anim na apo dito sa Milan, eh ngayon po ay walang pasok sa eskwela. Kaya yung ako nag-alaga ng umaga, kaya yun, tinatrabaho ko ngayong hapon yung trabaho ko ngayon. Kaya sabi ko kay Ma'am Divine, ay bahala muna kayo sa webinar. Pero umpisa pa lang, nakikinig na kahit na nandito kami, nagtatrabaho. Basta may dala kang headset. Correct. Nakagandahan. Ano? So, nakagandahan. Po, ma'am. At yun, mamaya na lang po uli ako magsasalita. Thank you, thank you, thank you very much sa inyong pagpapaula. Thank you so much and po, my pleasure. Thank you. Yan. Ma'am Divine, hindi pala, totoo pala ang sabi ni Sir Eddie, ano, wala na sa TV, wala na ngayon sa TV ang magaganda, na kay Crowd1 na lahat pala. Sir Eddie. Nandito na lahat. Yan, thank you very much po. Thank you. Thank you. Yan. So sa mga naniniwala dyan na ang artista hindi lang po nakikita sa TV, kundi dito din po sa webinar meeting. Abay, TPS nga po dyan kayo, guys. Ayan, TPS po. Kayo na ang mga ay hindi lang po sa TV, kundi dito din po sa webinar meeting, kagaya po ng ating pong guest sharer ngayon. So thank you so much. Nako, nakakataba kayo ng puso. Maraming salamat po. Ayan. So, maraming salamat din po, Ma'am Connie, sa time ngayon at sa dami po ng mga learnings namin ngayon. Hindi po ito matutumbasan po, no? Hindi ito matutumbasan talaga ng pera, no? Na talaga ng mga kakaiba po ang biyaya ng Panginoong Diyos. Kasi nakita ko nga din po, Ma'am, no? Daway po kayo mag-present. Talagang mapanganga ka. Para bang abangan mo kung anong next na sasabihin. At yung energy po, talagang consistent po talaga. Kaya Ma'am Connie, congratulations. At bilang ano po, no, bilang kababayan din po namin, napaka-blessed po namin at proud din po kami sa inyo na ikaw ay nandito ngayon sa Team Europe International. Ayan, thank you so much po, Madam. Thank you so much.